Ayan, so let's start po. So magandang gabi po, no? Ayan, so tonight, nako, kinakabahan po kasi ako eh. So malalaman nyo yung kwento ng aking buhay. Ayan, before and, oh, ayan. So eto po, no? Sabi, alam nyo ba na si Ma'am Gladys lahat ng gumawa ng slide de choke lang? Eto ginawa ni Ma'am Gladys to, no? Kasi mamaya ko na ikukwento sa inyo. So sabi niya dyan, my IMG and life journey, no? So ako po yung sharer niyo po tonight. Yan. So nandyan po, sabi niya dyan, I believe that everyone has his or her own journey to go through. Just like this tree, it never stopped growing since it was born. It is an avoidable journey. Naniniwala po ba kayo doon? Ang buhay natin, yung journey natin. So isipin natin po, no, hindi ko siya ipapaliwanag. Yan. So magpapakilala na po ako, no. I am Lori Lee Paningbatan po, no. SMD po. Senior Marketing Director dito sa team. Galing po ako sa isang mahirap na pamilya. Ayoko umiyak, mababalang luha ko. Ako po yung panganay sa aming limang magkakapatid. Ako lang po nag-iisang babae. Ayan, teacher by profession. Ako lang po yung nakatapos. Sorry, guys. Sorry po. Sabi ko nga po, mababalaluha. Kaya ayoko ng ganito. Nag-work po ako sa semicon industries. Ayan. Tapos, ayan, blessed with two beautiful kids, si ate at saka si Bonso. Mamaya makikita nyo sila, no? Tsaka, wife of an OFWs. Kilala nyo naman po si, yung aking partner, no? Yung masungit na yan. Ayan. So, eto po, pains, fears, and struggles. So, eto po yung, ano, family ko. Siyempre po, sa amin, ako lang po yung nakatapos. Ibig sabihin po nun, yung nakaugalian natin na ikaw panganay, ikaw makakapagtapos kahit na anong mangyari. Para sa akin kasi kahit anong mangyari, kailangan kong makapagtapos dahil sa hirap ng buhay. No? Yun po yung nasa isip ko. Kailangan kong makapagtapos para maiangat po yung family namin. Kasi galing nga po kami sa isang mahirap na pamilya. Yun, eto po yung ano. Pinagkakakita ng family namin nila tatay sa bukid. Tapos eto po, ano ba yung tawag dito? Yung ano po ba? Yung sa Walis. Ayan, nadaanan pa ni ate, oh. Gano po kami, ano, nag-struggle sa buhay noon. Sorry. So, ang ano po, ang hirap yung time na ako lang po yung nakapagtapos, ibig sabihin nun, ako lang po yung pwedeng makatulong sa kanila para makaahon kami. Ang hirap isipin na kahit na anong gawin mo, kung walang suporta yung family members mo, hindi ka pa rin makakaalis doon sa kinalalagyan nyo. Kahit na anong gawin mong pagpupursige, kahit na anong gawin mong sipag, no? Kung wala pala talagang walang tutulong sa'yo, walang suporta yung family mo, walang mangyayari sa'yo, no? Isang dumating din sa buhay namin is yung ano, na hospital si yung panganay namin nung bata pa siya. Dahil sa kahirapan ng buhay, wala kaming pampagamot sa kanya, no? Kahit si Mr. ano na yun, meron na siyang trabaho, pero hindi sapat eh. Hindi, alam nyo yun, yung hindi sapat yung kinikita. So, ang nangyari doon na hospital si ate, na-confine, wala kaming pera. Ang hirap.
hirap sa pakiramdam yung wala kang mahugot. Yun po, yun po yung kwento ng buhay ko. So, ayan. Ngayon po, ito yung family ko. Family and love. Ito yung source of strength ko ngayon. Ito yung kinukuhaan ko ng lakas para gumising araw-araw. Happiness ko ngayon. Ito yung bakit laging malakas, bakit laging masaya. No? Ito po yung sila po yung pinaghuhugutan ko ng lahat-lahat sa ngayon, no? Yung family ko. Ayan. Sila po. Si husband, si ate at saka si bunso, ayan, sila po yung ngayon, sila po yung nagbigay ng kung bakit ako matatag, kung bakit ako patuloy pa rin na lumalaban para sa kanila po yun. Yung OFW, ang hirap pa rin. Ang hirap malayo. At isa pa po yun, no? But then, patuloy pa rin po ako na ayan, nagpapakatatag para sa family ko. Ayan, and ayan, so why I joined 2014, nung nag-join ako ng IMG. So, nauna po si Mr. Jan. 2012 po kasi na-meet niya si IMG, nag-join na. So, hindi na po bago sa akin si IMG. Bakit ako nag-join? Kasi sabi niya, asawa mag-join ka ng IMG. Eh, ako naman, supportive wife naman ako. Sige, wala akong pakialam ano ba si IMG. Ayan, basta nag-join lang po ako dahil sinabi niya. Ayan, no? So, 24, yun po yung reason ba't ako nag-join ng IMG, no? Eto po, Bangkok Convention, 2017 ito. So, 2017, ba't ko siya nilagay na may turning point? Ayan, so Bangkok 2017, umattend po kami ng Bangkok Convention. Ayan, so 2014, 2017, almost 3 years, no? Wala akong ginagawa dyan. Ito lang, umattend lang ako ng Bangkok Convention. So, why this is my turning point? Kasi may dumating na, ano ba, paano ko siya may dumating na problema sa family na kung saan hindi ko siya matake. So dito po sa convention na to naisip ko na kailangan ko palang may sariling pera. Kailangan ko palang magkapera. No, para that case, ano man ang mangyari, meron akong sariling pera na may mahuhugot ako. No, ito yung saddest part, yan, ng buhay. That's why, 2018, nawa ko ang marketing director ko. Kasi nga, sabi ko nga po, kailangan ko ng pera. Ayan. So, sabi ko dyan, life is all about making choices. Always do your best to make the right ones, and always do your best to learn from the wrong ones. So, I make my choice, no? Pinili ko kung saan sa tingin ko makakabuti para sa amin. Makakabuti para sa akin. And from doon, gagawin ko na lang siyang learning curve ko.
Ayan, so 2018, nag-MT po ako. This is my first attend ng convention sa Manila. Ayan, with mentor natin, si Tita Feli. Ayan, so... Ayan, dahil doon sa ginawa ko, pagiging matatag ko, pagiging matibay, ayan, nag-start siya na maging makuha ko ang MD ko, no? 3 years bago makuha ang MD. Kung siguro hindi nangyari yung nangyari, baka ngayon eh masaya pa rin yung buhay ko, no? Wala akong magiging turning point kasi nakaasa ako kay CEO, no? Ayan. So, eto po yung my biggest opponent dito sa IMG, no? Well, sabi dyan, welcome to rejection. Stay strong. Ako kasi ano, pareho lang kami ni CEO. Introvert kasi ako din. Ayo, kapag hindi mo ako kinausap, hindi kita kakausapin. Kapag hindi mo ako pinansin kahit magkatabi lang tayo, hindi din kita papansinin. Ganun din kasi ako. Sa amin nga ni CEO, may times na silent moment namin, doon kami nagkakasundo. Kapag silent moment na namin yan, kahit hindi kami mag-usap, okay lang. Diba? So, dito sa rejection, ano ko yan, pinakaayaw ko yan. Ayaw na ayaw kong nare-reject kapag nag-share ako ng mission. Hindi ako makamove on kapag may nag-reject sa akin. No? Natatakot ako, yan. Isa pa, nakakatakot, parang feeling ko natatakot ako na ma-reject na naman. Ano na naman kaya ang mangyayari kapag nag-share ako sa ganyan? Yan. Diba? So, sa nangyayaring ito, lumalakas si ano, pagtawag ni self-doubt sa akin. Ayan, nagda-doubt ako. Ano na lang kaya mangyayari? Ayan, diba? Hindi ko kaya yan. Lagi kong sinasabi kay CEO, hindi ko kaya yan. Hindi ko alam gagawin dyan. CEO, paano yan? Lagi ko yung ginagawa sa kanya. Nag-start, ba? Ito yung pinaglalabanan ko hanggang sa ngayon, no? But then, sabi dyan, let your faith be bigger than your fear. So, sabi ko po, bakit hindi ako makamove on? Ano ba ang kulang? Ano ba yung kailangan kong gawin para malampasan naman yung mga bagay na yan? Rejection, fear, yung self-doubt. Sabi ko, yun pala, ano, hindi din kasi ako, ano, ako yung, ano, simula nung, na encounter ko yung turning point ko, nawalan ako ng ano, nag-less yung faith ko. Na-lessen yung faith ko. Ang hirap. Kaya pala hindi ako maka-move on dito. Nasasaktan pa rin ako sa tuwing may rejection. Lagi akong may takot. Ayan. Hindi ako naniniwala sa sarili ko na kaya ko siyang gawin, na malalampasan ko siya. Yun pala yung kulang. Na lesson yung faith. Ayan. But then, ano, excuse me. Parang hirap ko siyang ibalik. Ayan. But then, sabi ko dyan, let your faith be bigger than your fear. Tumawag ka lang, balik mo yung tiwala sa kay Lord. Siya yung manguna sa lahat ng gagawin mo. Ayan. Kapag ganun pala yung nangyari, may magandang result. Diba? Ayan. Sabi ko dyan, with IMG, dream, imagine, and believe. Ayan. So, unti-unting gusto ko kasi yung ano, bumalik yung nahirapan ako, sabi ko nga po, nahirapan ako ibalik yung faith. But then, through dito sa community, through sa lahat naman nakikita ko with IMG team natin, ayan, unti-unting nabubuhay. Unti-unting lumalakas yung faith, no, tumatatag. Ayan, so, eto po,
hindi na po ako nahirapan masyado na dito sa IMG, no? We attend mga different conventions, no, sa international man. Ito po yung nangyayari na, no, sa akin. Ayan. That's why I love IMG na po. Ayan, no. Conventions, ayan, meeting our teams. Ayan, pumunta kami ng Kuala Lumpur to attend conventions, na pumunta ako ng Singapore to meet our team. Ayan po. Yan na yung mga bagay na nangyayari po nung nag-start na po akong ibalik yung dati po na paniniwala ko. Ayan. Maniwala lang po. So, para malampasan lang po natin yung mga dumadang problema sa atin, no? Ayan. Ayan. So, 2021. Ayan. So, 2018 to 2021, nakuha ko po yung SMD ko. So, ilang taon po yun? 18, 19, 20, 21. 4 years bago ko makuha ang SMD ko po. So, don't quit, stay long enough. Siyempre po, wag po kayong sumuko, no? Lahat ng trials na nadadaanan natin, dadaan lang po yan. Basta magpakatatag lang po kayo at may faith. Ayan. Malalampasan din po natin yan. And makukuha natin kung ano man yung gusto natin. Ayan. Nakuha ko po yung SMD ko. 2021. Ngayon lang po, no? 2014 to 2021 ko nakuha yung SMD ko. Ma? And eto po. Eto po yung mga taong gusto kong pasalamatan, no? Ayan. Of course, si CEO, yung masungit ko partner. Joke lang. Ang team. Team ni kay Sis Agnes. Ayan. Si husband lagi yung nakasupport. Kahit pinapagalitan ako lagi. Ano yung show ng ano. Ayan. Gusto lang niya po kasi ako matuto. Ayan, so kahit masungit yan, alam ko naman yung gusto niya para sa akin. Gusto niya akong matuto, no? So, thank you po sa kanya, sa Team Agnes Xavier, tsaka kay Ma'am Margarita. Dahil po sa kanila, na-achieve ko yung nagawa nating maging SMD, no? So, sabi niya dyan, no? Ability is what you are capable of doing. Ano ba yung kaya mo gawin? Para ma-achieve mo yung dreams mo. Motivation determine what you do. Dapat meron kang nagmo-motivate sa iyo para magawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin. And attitude, ano ba yung dapat mong maging attitude sa bagay na yun para ma-achieve mo yung dreams mo? Ano mo siya gagawin? So sa akin yan po yung masasabi ko para ma-achieve natin yung goals natin or dreams natin sa buhay. Ayan. So, thank you po sa inyong lahat. So, asawa, salamat. Alam ko naman yung gusto mong mangyari sa akin. And eto po, always fight for your dreams. I have my top 10 reasons to win in life. So, patuloy po akong lumalaban para doon. Though mahirap, madaming struggles, madaming kailangan nating pagdaanan, madaming sakit, madaming hirap, nandiyan na yan, hindi na yan mawawala. Pero naniniwala po ako dito, no? The best view comes after the hardest climb. Ba? Para lang po yung ano, parang mag-hiking tayo, no? Lahat, pag nag-hiking tayo, ano, for example, sa mataas na, sa Mount Apo, no? Bago natin ma-reach yung top, ba? Dadahan tayo sa mga bato-bato, ba? Ano man yung madaanan natin, ba? Parang yun yung paghihirapan natin bago tayo makarating sa tuktok, no? At pagdating natin dun sa tuktok, saka natin makikita kung gaano kaganda pala yung dinaanan natin dun sa baba niya, ba? Para ma-achieve natin yung goals natin. Diba? Yun po yung goals natin. Diba? Yun na po yung goals natin. Nakikita na natin. So, for now, sa ngayon, sabi nga po namin,
ito na po yung goals namin para na po sa kanila, para sa family, maranasan nila yung mga bagay na hindi ko naranasan yung doon sa family ko, sa mga anak ko, sa family namin, at maibigay yung mga bagay na hindi namin natamasa. And at the same time, makatulong na din po sa community. Ayan po. So, still fighting para sa dream namin, no? And yun po. Yun lang po. Thank you sa pakikinig. Thank you sa family. Nagpapasalamat ako talaga sa family namin, kay La Ma'am Gladys. Kasi sila yung kasama ko sa mga iiyak na naman ako sa mga pinagdaanan ko. Kaya thankful po ako ngayon sa family na meron ako ngayon. With a grateful heart, I count the blessings that flowed in through the years, through all the joys and pains and through the tears. You were there for me. Together we've grown and shared the joy that life has given us. You've made a way for me to carry on. You believe in me. It is a face tomorrow. There's so much hope within my heart, 'cause I believe that as I move